Procesión del silencio de Viernes Santo, Nuestra Virgen Santísima, Señora de Fortabaga, La Poderosa, Capiteña, Reina Patrona de nuestra provincia, mi celestial, guardiana y protectora. Aba, bandera ng karangalan ng Kabiteñong Sambayanan, luklukan ka ng karunungan, tanglaw ng sambayanan, liwanag sa landas na daraanan, ngalang mong kay tamis, ngalang ubod ng linis, inang tunay na kaakit-akit, gandang walang kaparis, birheng walang dungis, sa langit nagmula ka ina, at reynang sinisinta, sa iyo kami nahahalina, gandang walang kapara, iyong iyo, wala nang iba pa. Ang ganda mo'y hindi hiniram, kailanmay hindi nababawasan, bagkos lalong nadaragdagan sa tagal ng panahong nagdadaan sa kabila ng unos at kapighatian. Daluyan ng mahal na awat, grasya, tunay na aliw at bukal ng liyaya. Biyaya mula sa amang may lika, ina sa anak, na tumubos sa aming sala, sa espiritu'y esposang sinisinta. Dakila ka, O Santang Maria, tunay ngang anak, esposa at ina, hapis, lumbay, sabihin ko pa, sa pagtubos sa sala ng madla, tunay ngang kasama at kaisa ka, kaisang lumuluhat, tumatangis, ika'y tunay na mapagtiis. Dini sa lupang bayan ng hapis, di alintana ang hirap at hinagpis, masundan lamang ang anak na iniibig. Puso mong pinag-ulapan, puspos ng sakit at kapaitan, kasalot karamay ka naman ng anak mong si Jesus sa kahirapan sa krus, na kanyang pasan-pasan. Sa paa ng krus, tumindig ka, ina, matang nagbabatis, sa anak na sinta, hapis, lumbay, sabihin pa, pagtitiis at tinagpis na walang kapara, takot at hirap ay di alintana. Sa iyong mapait na pag-iisa, ngayon ang anak na iyong sinta, na iwan sa malamig na kuweba na babaon, nahihimlay na nga sa gitna ng dilim at kawalang pag-asa. At ngayon, naganap na pagtubos sa mga anak ni Eva. Hayaan mo, aming ina't reyna,
pahintulutang ikay agapayan pa, pauwing may lumbay, nadala-dala. Sa loob mo at panimdim, kalumbayan ay sapin-sapin. O, minamahal naming birhen, pagsisisi namin inihahain, pagtalikod sa mga sala namin, Hermosa Madre en Negra, Santa Virgen Dolorosa, Nuestra Consoladora, Causa de Nuestra Alegría, Reina y Madre Mía. Aaliwit sa samahan ka, Ina, sa gabing ito ng pangungulila, ngunit sabay tayong aasa, mapapawi ang luha sa ating mga mata. Bukas, sisikat ang liwanag na aming pagsamo ay tanggapin, sa iyong habag ay kalingain. Sa makainang pag-aaruga, kami ampunin. Di man karapat-dapat ay kalarain ngayon at sa huling hininga namin. Compasión de madre e hijo, signo de amor y sacrificio, tres clavos, corona de espinas, nuestra vocación para caridad, vida de belleza y verdad.
Maraming tradisyon at gawain ang nakaugnay bilang pagbibigay-pugay sa mahal na Birhen ng Soledad. Isa na dito ang Prosesyon del Silencio. Ito ay ginaganap sa araw ng Biyernes Santo pagkatapos ng Prosesyon del Entierro. Sinasagisag nito ang pag-uwi ni Maria pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak. Pakita mo talaga na yung mga tao, yung kanilang malalim na pagmamahal kay Maria, na kung saan sinasamahan nila sa mga Mary sa kanilang pag-isa after na mamatay ang kanyang anak. Yung maraming simbolism na talaga makikita mo yung kahulugan ng kanilang devotion. No? Yung pagsusot nila ng damit na itim, kasi may nakikirami sila kay mga Mary. Yung paglakad nila ng yapak, pakikisa nila sa sakit, na dinaranas niya ang saledad. When I was there, alam mo, naiyak ako ng first time ko pumunta doon eh, kasi I found it solemn, no? Kasi, di ba, lalo na ngayon ang posisyon, wala ka ng pila, maingay, habang nagpo-posisyon, nagdadadala. When I attended the silencio, kinikilamunta ka kasi napakatahimik. At yung pinakamaganda ay yung pagdarasal mo upang basa nung luma para sa salitan. Nakita mo doon yung pagdadalang hati, pinaadun yung pagdadalang hati ng Maria. At yung kanyang panawagan na sari pangalagaan ng tao, isang kondisyo ng kanyang anak. So para sa akin, very meaningful yun. Kasi kung pala nakita yun eh, kung nang meron para sa kanyang city. Very unique, no? Very unique. And it shows the love and devotion of the Capitanos to the Salitan. Wherein, hindi lang ito basta ritual. Ito yung nagagalit talaga sa puso. You can really feel yung emotions that the people are really suffering with Mary and that they are really one with Mary in their solitude. You should experience the lecture kasi ito yung bagay na hindi natin nararanasan outside of the community. Kasi sana pumunta kayong experience